Ako orong dito, and I said I would stake my honor, my life, and even the presidency. Education Secretary, you know, Briones, and the other members of the cabinet, Davao City Mayor Sara Carpio, represented by Davao City Administrator Sulika Lopez. Kaya pala, tawag ng tawag itong mama, kasigurado akong magpunta dito kasi wala siya. Ngayon, naintindihan ko na nag-beach doon sa there was a almost an order for me to be here at gusto niya sigurado nandito ako. Well, Ilocos Sur Governor Ryan Luis Singson, welcome sir. Officials, coaches and athletes of Palarong Pambansa 2019 led by Secretary General William Ramirez. And before I just give you the last sentence, I'd like to acknowledge the presence of former governor, Congressman Ungab of the 3rd District. Sa kanya pong funding ito, together with, well, of course, the father of Carlo, pinagtutulungan-tulungan na ito so that this structure here would be erected and used by the Filipino people. Mga kababayan ko, mga anak, I congratulate the local government and the people of Davao for hosting this annual sports event for the second time since 1950. I am proud that after so many years, my home city will once again have the honor to welcome promising young athletes from all over the country. I am confident that with the construction of the Davao City Sports Complex and the development of other sports infrastructure in this city, it could host other athletic events in the future. Indeed, the sports complex that features a football field, stadium, and a rubberized track oval, among others, is truly fitting venue for this occasion that will showcase the best that this city can offer. On behalf of Davao City and the rest of the nation, I welcome you, our elementary and secondary students from public and private schools all over the country who will participate in 36 sports events and competitions. I also wish all the best to the participants in the side events that include the Larong Pinoy or the Philippine Indigenous Games, which seeks to revive traditional Filipino games, as well as the Sports Heroes Day, which will provide our athletes the opportunity to interact with renowned sports personalities. Sports is truly an effective avenue to instill among the youth essential characteristics for nation building, such as discipline, teamwork, perseverance, and all. Tuling ko muna dito, kaya po ako naman talagang ginagawa ko lahat to protect the next generation. Itong lahat kong ito, especially dito sa law and order, remember, I will not stay forever. In 3 years, I will be gone. I will retire. You will forget me, and that is good.
look towards and not backwards. But leave me I ask leave of to say these things to you. Pag ang Pilipino hindi makaabot ng law and order, enough for our civilization to survive. Baski ilang taon ang ibigay mo sa isang presidente, walang mangyari. At kung ang Pilipino ayong huminto sa graft and corruption, ganon rin. Even if you give anybody, for as long as there is no law and order in this country, and for as long as there is corruption in government, you can never expect development and progress to take place. Kaya kami, you are just on the wings waiting. I leave it up to you to decide someday what you intend to do about your country. Inyo na yan. You have so many options in a democracy. And maybe, piliin na ninyo yung tao na who has the heart. It could be a Muslim. It could be a Maguindanao. It could be a Tausog. It could be an Ilocano. I studied in Manila and stayed in a dormitory. And I have met all of the tribes in the Philippines. And I am proud to be a Filipino. Thus, I encourage parents to support their children to engage in sports and inspire them to always do their best in balancing sports and academics. Sports is truly an effective avenue to instill youth essential characteristics. Sports plays an important role in encouraging the youth to live a healthy lifestyle and keep away from illegal drugs. Shabu shrinks your brain. And when it is shrunk, you are a living dead. Sabi ni Bato, there's about 1.6 million Filipinos addicted to shabu. Santiago, who was his predecessor, said that are 3 million. Ay, both of them are correct, actually. Kasi yung bilang noon, sa panahon ko, right after I assumed office, talagang lumabas sila noong panahon ko na all the time, the problem of drugs was swept under the rug. And to think that you have, I would like to project a number of 7 million. 7 million Filipinos who are slaves to a drug called shabu. And ang social dysfunction ng family, wala na. Pag ang breadwinner tumaob sa droga, this family will simply crumble. And mong malaman mo, you know, pag tinamaan ito, he will get another one to support his wife. And this one will connect with the other. And everybody of them, I suppose that the 7 million are also selling drugs. That is why I said to you now, and as I have said it before, do not destroy our country. And to the foreigners, I would say to them, do not destroy the Philippines, and do not destroy the youth of my land. Papatayin ko talaga kayo. Papatayin ko talaga. Magustuhan mo man yan ang sinabi ko, hindi. Hindi ako nagbibiro. Talagang hihiritan ko kayo. Not if the last thing that I will do for my country
if I go to hell, to burn to eternity, so be it. Eh kung if you want me hanged or face a firing squad, I will be happy that I died for the next generation of Filipinos so that I have a comfortable life. Huwag kayong magkamali. Hindi po ako nagbibiro. Let me assure you that the government will continue to promote physical education and other relevant sports programs that will support our athletes in reaching for their dreams and aspirations. We will empower them to become the best in their respective fields so that may bring pride to our nation. When they compete in international events, such as the forthcoming Southeast Asian Games that the Philippines will host from November 30 to December 11 of this year. This administration remains determined in pursuing campaign to eradicate illegal drugs, criminality, and corruption. I need your support, our young athletes, in this endeavor. If we are to ensure a safe and progressive future for the next generation of Filipinos. One last paragraph galing sa akin. Alam mo, the only thing that this country needs is for you, the young people, to assert your rights. Yan lang. Pag niloko ka, hinihian ka, or you are being corrupted, you tell the other guy, wag mo akong donut with me. Sabi ni Duterte, sampalin daw kita pag hindi papatayin kita, sumbong kita sa kanya. Baski sino, it could be whatever, policeman, o taga-gobyerno, o taga-mayor's office, o taga Malacañan. Ako lang ang sinasabi ko, hindi ako nag-iayabang. Kasi yung sa galit ko, matanong ninyo yung mga presidential guard, ako lang ang presidente yung nagbububog talaga dyan, sir. Bago kita ihulog sa Pasig River. Totoo, tanongin mo yung... At ako lang ang presidente na nagpapakain ng pera. Ngayong mga extortion in the airports, ngayon wala na yan. Nagdagbala, yung hingi magpagdating mo, you know. It's always the young, the vulnerable, and yung mahirap. Easily get scared. Tapos yung planting ng evidence. Alam mo kasi na, putang, yung, you know, when you are, may drugs dyan, ilagay sa bulsa mo, and it is not really what in fact it is, huhulihin ka, pagdating sa estasyon, ibubok ka. Then from there is no more release. Kasi yung droga is not available. Kaya ngayon, pag nandiyan ka, ang nanay mo, tatay mo, magbayad na lang kaysa maghintay hanggang eternity bago matapos yung kaso. Yung mga racket na ganun, sinasabi ko sa lahat, sandali ha, pigilan ko lang ang bunganga. Ayaw ko ng ganon. I do not want oppression. I do not want corruption. Pag nahuli kita ng ganon, mauuna ka sa impyerno talaga. You will go ahead. But I will follow. Because I know that I will be going to hell. Ah, it's all right. Hindi naman tayo mag-ambisyon ng langit lahat eh. Mat mapuno tayo doon. Tapos, dating mo doon, baka
hindi ka pa papasukin. Alam mo, si San Pedro, busy masyado niya sa kanyang manukan. Yung manok niya nandyan sa, ano, sa gate, si Gihimas. Akala ko ba walang sabong sa... Let us keep in mind that by instilling among our youth the values of self-discipline, teamwork, and love of country, itong love of country, you have to do something for your fellow man. Pag may nakikita kang api-api dyan, huwag mong palusutin. You do not have to fight. You just assert your right. Not look, you are, you know, from this guy. So, tulungan mo, sumbong mo sa akin. If it is a case of corruption, kung niloko ka, I will open the gates of Malacañan any time of the day or night. Kung matok ka lang, sabihin mo lang yan sa presidential guard na niloko ako, hinold up ako, ginalaw ako, and I will go out with you and we will try to solve the problem. We cannot solve the problem, we will solve him. Ganun lang yan. Either you give your victim justice or I will give it to you. So that if the parents are suffering, the parents are crying with blood because what happened to the children, na hindi mo nga payagan yung langaw pati lamok, dumapo sa katawan. Tapos yung lumaki na pag high school, sisirain mo ang buhay. Hindi ako sang-ayon. Talagang baskin on dito, look at the bow. Sinabi ko, ayaw ko, ayaw. Pag ginusto ng polis, ginusto ng mayor, at magkaintindihan tayong lahat, walang kalokohan. Sila, pati ako. We try to avoid oppression, we try to avoid yung pangyabang. I was elected ilan lang. Then I am on my remaining 3 years. But, di ba, before this year, 3 years end, ubusin ko yung mga ubusin ko talaga yan para medyo problema ninyo. Together let us nurture the talents by patriotic fervor over you so that kita mo patriotic fervor. 2014, there are about 200 containers there sent by Canada para tayong ginagawa ng dam site. One day, inabot ako ng ano ba yan sa Tagalog, yung sapot. Sabihin mo sa kanila, ikarga ko yan next week. Pag hindi inyo tinanggap yung basura ninyo, ibubuhos ko yan doon sa magandang beach ninyo. We are not a garbage dump here. The Filipinos are not scavengers. And you do that to us as I am want to do. Ganon ako, nagbababoy talaga ako ng tao. So, yan lang naman siguro ang gabi na. And the rains are coming. It's somewhere between, this is the west side, pati ang south mo nandoon. Your north east is here. So I think before the rains come, better go back, keep yourself warm. At kung hindi kayo kontento sa kung ano man, pagkain, yung gusto mo bed that is comfortable, sabihin mo lang, i-check-in kita sa Marco Polo o sa Insular Hotel. Okay?
Totoo. Yung hindi lang naganak na. Eh, mayroon dito yung mama's boy. Iyak yan. Oh, I was once a Boy Scout. Sa Jamboree, Laguna. I said it was a 10th Jamboree. Pagkagabit, hindi makatulog, maraming lamok. Tapos, wala, nung papatung-patungan na kaming lahat, eh, hindi ako nasanay. Iyak ako ng iyak. But that was part of learning what life is all about. Salamat po. Thank you very much, President Rodrigo Roa Duterte. And we would like to request our president to officially declare the 2019 Palarong Pambansa Open. I now officially declare the 2019 Palarong Pambansa open. The 2019 Palarong Pambansa is now officially open. A big round of applause, ladies and gentlemen. And daghan kaayong salamat, dear President. At this juncture, may we request the President to grant a photo opportunity with the local government executives. Department of Education and University of the Philippines officials in six branches. We shall be officially open by batch, our first batch. Please join us on stage, Davao City Councilors. Our first batch, Davao City Councilors, please join the President on stage. And please be ready, our second batch is the Davao City Department Heads. Again, there will be a no selfie policy. Please leave your cellular phones, cameras. And flash photography is prohibited as well. Daghang salamat. Official nang binuksan ng ating Pangulo ang Palarong Pambansa 2019. Sa kanyang naging mensahe, kanyang itinarating sa mga kabataang atleta ang kahalagahan ng paglalaro ng sports, hindi lamang para mabaling ang atensyon natin sa iba at maiwasan ang droga. Kanya rin ipinarating sa atin kung bakit mahalaga ang paglalaro ng sports dahil ito umano ang magtuturo sa atin ng mga values gaya ng discipline, fair play, teamwork, and of course, sportsmanship. Mga bagay na mahalagang matutunan natin, hindi lamang para sa paglalaro, kundi mga bagay na magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Ayan, mga kababayan, sa kasalukuyan po ay nagkakaroon ng photo opportunity ang ilan sa mga delegates natin kasama ang Pangulo. Naging mabilis ang kanyang mensahe, ngunit malinaw ang kanyang gustong iparating sa ating mga kabataan. Hinihiling niya na maging katuwang ng administrasyon ng kabataan sa pagbabago na ating inaasam. Nabanggit nga po ng ating Pangulo kanina na ang kanyang pakiusap sa mga kabataan to take care of life. Dahil atin ito, ang buhay na ating dinadama araw-araw ay para din sa atin. Ayan, mga kababayan, mayroon po tayong 690 delegates per region. At sa kalaman po ng lahat, we have 17 regions competing para sa Palarong Pambansa. We have 130 coaches,
assistant coaches, and chaperones. Meron din tayong 17 delegations and 26 playing venues. Ayan. Ito ang University of the Philippines Mindanao Sports Complex po ay sinimulang itinayo noong 2015. Ito po ay isang 20-hectare facility kung saan makikater niya karamihan ng mga sports na kailangang laruin para sa palarong pambansa. Ayan, kanina nga po, namangha ang lahat sa naging pasabog ng Davao City sa torch lighting bilang isa ito sa highlight ng palarong pambansa. Talagang nakita na highlight at napansin ang ganda ng bawat rehiyon na nagko-compete para sa palarong pambansa. Ayan, para sa dagdag kaalaman ng lahat, ang palarong pambansa o ay National Games sa wikang Ingles ay ang taunang multi-sports event kung saan kalahok ang mga student-athletes na nagmula sa 17 rehiyon. Ayan, at ang programang ito ay pinangungunahan ng Department of Education o DepEd. Mahaba at mahirap ang proseso bago ka makasali sa palarong pambansa dahil dito talagang sinusubok ang katatagang pisikal at emosyonal ng isang atleta. Dagdag pa ang hamon na panatilihing mataas ang grado niya sa academics bilang una siyang naging estudyante at pumapangalawa lang ang kanyang pagiging atleta. Ayan, upang magtagumpay sa iyong pangarap na maging kalahok ng palarong pambansa ay kailangan muna dumaan ng student athlete sa local intramurals na kanyang paaralan at susundan ito ng regional district competitions. At pagkatapos ng lahat ng yon ay maghaharap-harap at maglalaban-laban lahat ng kwalipikadong paaralan para sa isang regional athletics meet kung saan pipiliin ang best of the best na maaaring mag-represent ng kanyang rehiyon sa palarong pambansa. Talagang mabuti po ang dulot ng palarong pambansa lalo na sa ating mga kabataan bilang maganda rin ang hangarin nito. Palarong pambansa aims to promote physical education and sports as integral part of the basic education for the holistic development of the youth. It also aims to inculcate the spirit of excellence, fair play, sportsmanship, and teamwork, and of course, discipline and other values inherent to the sports. Ayan, and of course, it also aims to widen the base for talent identification, selection, recruitment, of course, training and exposure of our elementary pupils and secondary students as feeders po of the National Sports Association na talaga namang magbibigay sa atin ng mga karapat-dapat na representatives during international competition. And for the information of everyone, the legality the legality of the Palarong Pambansa, the legality of Palarong Pambansa is stipulated in the 1987 Philippine Constitution under Article 14, Section 19. At ngayon, para naman malaman natin kung ano nga ba ang nararamdaman ng ilan sa mga atleta natin, makakapanayam po natin ang ilan sa mga atleta na makikilahok. Malalaman natin kung anong sports nga ba ang kanyang sasalihan, anong rehiyon na kanyang inire-represent at kung ano nga ba yung mga paghahanda na kanilang ginawa para sa palarong pambansa. Eto, hello, magandang gabi. Magandang gabi po. Pwede mo ba ikwento sa amin kung ano yung sports mo? Basketball girls po. Basketball girls. Very unusual, ano, for girls to play basketball. Bakit yun yung pili mong sport? Kasi nung bata pa ko, yun talaga ang passion ko, maglaro ng basketball. So ano yung mga paghahanda mo bilang ito ay palarong pambansa na ibig sabihin isa ka sa best of the best of players dahil you've reached this far? So natitraining kami na ginawa namin lahat para ma-achieve namin yung championship ng aming team. Para sa'yo, ano ba yung sikreto para makamit yung championship? Teamwork, sportsmanship, and next play yung motto namin. Hindi namin i-bother yung isa't isa at para ma-workout yung team namin ay mag-intindihan sa isa't isa talaga, miss. Pwede ko bang malaman kung ano region ang nire-represent po? Region 7 po, miss.
Ayan, Vision 7. Ano ang mensahe mo sa mga kapwa mo players bilang ngayong araw official nang binuksan ang palarong pambansa? Go, laban lang for championship. Ayan, thank you so much. Ayan. At ngayon naman, makakasama natin ang isa pang atleta para magkwento ng kanyang experience at paghahanda sa palarong pambansa. Ayan. Magandang gabi. Good evening. Hello. Ayan. So, anong pangalan mo? I'm Jennifer Helen Arsaladaga po. Jennifer, pwede mo bang ikwento kung ano yung sports na yung nilalaro? Ang sports ko po is badminton women. Badminton women. So, how young are you? I'm 18 years old. You're 18. It doesn't look like 18. Ayan. Ano ba yung mga preparations na ginagawa mo for palarong pambansa? Siguro, I train every day even though I still have school. I still train after school and hanggang gabi po nagtitinda. Having said that, how are you able to manage your academics and your passion of playing badminton? Siguro, I was able to manage it through time management and also there are many people who help me, like my family and my coaches, who adjusted to my schedule so that I can be able to train and at the same time not miss a class in school. Is this your first palarong pambansa? Hindi po. So, pang ilang beses ka nang naka-join? Pang seventh ko na po. So. Wow, parang legendary na. So, bilang it's your seventh time to join palarong pambansa, what's your advice and your message to your fellow athlete? Siguro my number one is advice is to never give up even though it's very hard and always do your best. Ayan. Can you share to us kung ano region yung nire-represent mo? My region is Region 11, Davao Eagle. Yes, Region 11. Ayan, congratulations and good luck sa inyong game. Thank you so much. Ayan, at para tayo ay mabigyan pa ng konting informasyon tungkol sa Palarong Pambansa 2019, makakasama natin ang Regional Director ng DSWD11, wala iba kundi si Sir Alberto. Ayan. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po naman. Sir, ano pong masasabi ninyo sa naging matagumpay na pagbubuhas ng Palarong Pambansa 2019? It was through the careful planning and execution of the plans that we've set. Because after the declaration of the winning bid of Davao City, our beloved city mayor immediately set into motion our preparations. She immediately created the executive committee where she headed that committee. Paano niyo po bang ikwento kung ano yung role na ginagampanan ng DSWD for the palarong pambansa? Yung DSWD, nag-grant sila ng Rodrigo permit to travel ng mga minors natin who are the athletes. So, you are also in charge of the safety. Talagang ensured naman yung safety ng ating athletes, lalo na marami po sa kanila ang nanggaling pa sa iba't ibang region. Yes, our security forces, the Philippine National Police, have contributed ensuring the safety of our athletes from their home region traveling to Davao City. Sir, lastly po, on behalf of all the agencies working together for the success of Palarong Pambansa 2019, ano po ang mensahe natin sa lahat po ng mga kasama at katuwang natin? My message is that the success of this 29 staging of 2019 Palarong Pambansa is due to the concerted efforts of everybody involved in the preparation and execution of the 2019 Palarong Pambansa. Sir, maraming salamat po. Ayan. Tama nga po ang nabanggit ng ating regional director. Ang success ng Palarong Pambansa 2019 ay hindi hawak ng iisang tao lamang, ay hindi hawak ng Davao City lamang bilang sila ang host. Ang success ng Palarong Pambansa 2019 ay nasa sa kamay nating lahat. It should be a collaborative effort. Kaya naman mga kababayan, abangan po natin sa mga susunod na araw kung sino nga ba ang mananaig at magwawagi para sa Palarong Pambansa 2019. Samahan niyo po kami sa pagsubaybay sa talento at galing ng ating mga kabataang atleta. Muli, ako po si Micaela Guerra na Radio Television Malacanang. Magandang gabi! An R&B crooner, one of the members of Gulagel, a talented trio singers with complete taste of both soulful R&B, ballad, and pop music. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Darryl!